I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. As usual, you know, when we meet and pay our respects or admiration for our heroes, it takes a longer talk, a discussion of what will happen after Marawi. Alam mo, sinabi ko na sa inyo, mahal ko ang sundalo ko, mahal ko ang pulis ko. And for you guys, kagaya ninyo na medyo matindi ang tama, I have released 500,000. 500. 500 million pala. Mayaman ang ano yan. Nagbayad na kasi yung may mga utang na malaki. 500 million just to place you where you are. Ang sinabi ko, at this time when you are supposed to go into a therapy or treatment, I would like you to have a housing project or village nearby. Lahat yung mga sundalo na ganun ang sitwasyon ninyo, pati yung wounded, recuperating, yung parang convalescence. I have ordered a village somewhere near Metro Manila para easy access lang. Kumari lang dyan sa likod-likod. At bigyan ko kayo ng mga bahay kagad and more spacious, bigger than the ones that we were giving in the past and in the likes of what we are constructing for our soldiers elsewhere. Gusto ko na mag-training muna kayo and gusto kong malaman ninyo na may buhay after Marawi, that there is life after Marawi. And kung maaari lang, if we have a computer somewhere, I'd like you to remain in the service. Nasa servisyo pa rin kayo ng gobyerno, yung mga trabaho na ano lang karapat-dapat na kaya ninyo. But for those, actually, it's a matter of endurance and perseverance. For those na ano ninyo, I'm going to buy you the prosthetics. Ang kailangan ninyo, and it's gonna be a titanium, yung pinakagaan. Yung gamit ni Blade Runner, yung gago na walang pa at marunong magtakbo, pero pinatay naman yun yung buyab niya. Nasa prisuhan na ngayon. So what I'm trying to say that he was really a champion in running. If you could manage to do that, I'm willing to spend. Yung 500 million na yan, para lang yan sa yung tinamaan sa gera. Of course, there are other military engagements in the rest of the country. But for those who are really, pardon the word, to tatanggapin na lang rin its reality, disabled, meron kayong buhay na sarili. You might want to go to a computer training, or whatever, and if you can be accommodated in the AFP again for a job that does not require moving around, I'd be glad to fund the program. But in the meantime, bigyan ko kayo ng bahay, turuan ko kayong mag tumutulong at sa mga NPA ng mga gagong yan, kayo pa. I'm going to make it easy for you. Yung medisina ninyo does not have into the bureaucratic grid. Matagal eh, yung proseso ng... So, si
General Macario is just retired. He's going to oversee all of these things. Tatay ninyo, and he will see to it that everything is done properly in accordance with what we wish to desire for you. Yan ang maasahan ninyo. Hindi ko kayo iiwan. At may hanap buhay kayo. I will make sure na yung mga anak ninyo, okay na yan. Sagot na yan ng gobyerno. All you have to do is to be inspired. At alam mo, ganun lang ang buhay. Pero kung saan ka abutin, di, make the best out of it. But one thing is sure, hindi kayo pababayaan ng gobyerno. At no other time in the past, no other administration has given you so much. You can acquire the best of equipments, at ang gusto ko yung bago lahat, I'm not about to embark on buying mga second-hand na armaments. It's either we buy brand new or wala. But we have to face the reality that there's going to be so many wars ahead of us. Yung kinalaban ninyo, susulpot yun sa ibang lugar. And many, many will have to sacrifice. But gusto ko lang malaman at this early, kakatapos lang, na ipuesto ko kayo sa sitwasyon na wala namang kayong masabi. At pagdasalin nyo sa gabi, at least you can say that God has really taken care of you. Yung lang ang gusto ko, may livelihood ang Department of Agriculture, nandito si Secretary Piñol. Alam mo po kung bakit kinuha ko si Secretary Piñol as Agriculture Secretary? Magkakapit-bahay lang yung bayan namin. I mean, Kinapawan, makilala, is just a town going north Cotabato, beyond the first, sa border ng Davao City, Bansalan. And I know him very well. He is a farm boy. Pero bright ito si Piñol. Talagang as in bright. Valedictorian to. Kaya lang ang first love niya, boxing. Sige lang announce ng announce. He enjoys, ito, tinamaan na si bumagsak na. Sabi ko dito ka muna, tumahimik ka na. Tinga Ilunggun eh. Yung mga Ilunggo nga gusto magdaldal na, ara na, tumba na ang kontra, blinte nga, diputa, wala na. So this time, he is concentrating to help his fellow men. Governor ito ng, for the longest time in North Cotabato. He's a farm boy, so he understands the mechanics or the dynamics of farming, from planting the seeds up to the time of harvest and where to get the best bargain for your products. So, kilala ko siya, siya ang kinuha ko. And sa awa ng Diyos, okay naman. 95 na daw ang sigurado ko yan. May, alam mo, do not be offended. My lola on the other side is Ilonggo. So kayo mga Ilonggo, pwede man ka mo ma-offended sa akong ginasulte. Pero walente ng itong sitwasyon, ako yung nauna. There's nothing, no big deal yan na presidente ka, magsaludo ka sa mga sundalo, mauna ka. That is a protocol that I can always ignore. Because when you are the president, you're always right. So kung gusto ko mauna magsalot, because believe ako sa inyo, period. Huwag ninyo akong bigyan ng imposition. Just a word or two for this afternoon. So again, it will be, maybe just give me until March, matatapos yung village ninyo, including the site.
I just wanted near the camps or in urban cities so that you'll have access to everything. Fitting ang ano ng prosthesis, gusto ko yung titanium. It's a very viable, ano, maganda. Wala kayong masabi. Ikaw, bata, kaya mo yan. Lalakad ka pa. Anak mo yung lumapit sa'yo? Anak mo? Ilan ang anak mo? 5? Ano ang totoo yan? Nandyan man sila. Pupunta ako ng mga ospital, either hulo, ano, magtanong, first na, tanungin mo sila. Kasi naawa ako sa tao. Pag magsabi na, ilang anak mo? 6. Tanginig mo. Huwag mo na, sabi ko, oy, paglabas mo sa ospital, huwag ka nang bumalik doon sa company niya. Punta ka sa akin. Bigyan kita trabaho. Di ka pa anak lang. Tanginig na. Kala mo, no, tama, isa, dalawa. Isa doong marami, lalo na yung sundalo. Limit the heartaches of the people around. Okay man yan, pero yun, kung tangkapin lang ninyo, the advice. Isa, dalawa. 6, 7, kalukuhan na. Dishonorable discharge yan. Ubersex. Delikado yan. Diyan mamatay. Kaya magsibat sa kampo, siguro. Kaya maghanap ng tsuktsak doon sa iba. So with that, on that note, I will just the last 2 paragraphs. Para naman, sino bang gumawa niyo sa iyo nito? Itong edicam ko, Navy man to, si China. Annapolis to, totoo lang. Tigas yan. Hindi ako gumawa nito. Let me reiterate that what I earlier declared, there can never be a real, tangible, and felt development without making our people feel secure. It is our duty to uphold their welfare. Together, let us make our dreams happen by working hard in laying the foundations of a productive and comfortable life for all Filipinos. Again, congratulations at mabuhay kayong